sa warehouse man, no? Warehouse clerk, kung ano man ang tawag doon. So, nasa loob siya ng warehouse. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang trabaho ng isang taga-warehouse. Ayan. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So, nandito na naman po tayo sa ating episode for today. So, before that, ako po yung nagpapasalamat kasi umabot na po tayo sa 900 subscribers. So, maraming salamat mga kaswisi at nagustuhan ninyo ang aking mga videos at alam ko po ay kapupulutan ninyo rin ang aral. Ayan. Tips and ideas na rin mga kaswisi. So, ang pag-uusapan natin ngayon kasi may nag-message kasi sa akin. Nakalimutan ko na yung name niya. So, makikita nyo po sa screen. Ayan. Kasi nag-message siya about do sa warehouse. Sa warehouse man, warehouse clerk, kung ano man ang tawag doon. So, nasa loob siya ng warehouse. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang trabaho ng isang taga-warehouse. Ayan. So, meron na naman akong kopya. Gago! Ayan. Sa warehouse clerk na yan, mga kaswisi. Usually, kung ano yung naipresent ko sa buhay stockman, yung trabaho ng isang stockman, mga kaswisi. So, same lang din. So, meron lang difference ng stockman at saka ng warehouse clerk. Yan. Kasi sa warehouse clerk, mga kaswisi, ganun din, same lang din, gaya sa stockman, mag-check ng deliveries. Yun nga lang, galing sa supplier. Kasi meron mga supplier yan, mga yan eh. Yung may-ari mismo ng company. May mga supplier sila. So, magdi-deliver yun, galing sa supplier. And then, magbibilang sila. Magbibilang sila kung ilang yung quantity, kung ano yung nakalagay sa DR, or delivery receipt. So, bibilangin nila yun, bultuhan yun, mga box-box yun, ganun. Kung ilang piraso, kung ilang quantity, ganun. Tapos, iti-check nila yan. Iti-check nila yan isa-isa. And then, kumisan kasi kapag sa DR, sobra sa items, tapos kulang dun sa DR. Ibig sabihin, yung items na binilang mo, ay sobra dun sa actual, tapos pagdating sa DR, sa dokumento, kulang. Kulang ng isa, dalawa, tatlo. Ganon. Kumisan kasi, baliktad naman. Yung sa items, kulang. Yung actual niya, kulang. Tapos pagdating sa DR, ay sobra naman. So usually, yun yung nagiging problema ng warehouse. So kailangan nilang i-report yan. Mga ganong, Sa bawat deliveries na dumarating. Per department yun. Halimbawa, kung sa company na pinagtatrabuhan mo, kung taga houseware ang hawak mo, bibilangin mo yun lahat. Bilangin mo yung lahat ng deliveries na dumarating. So, bibilangin mo yun, bultuhan yun. Ibig sabihin, per box yun, maramihan. Yan. Tapos, kung taga health and beauty ka, mga lipstick, something like that, basta yung in regards sa health and beauty, lahat yon bibilangin mo yon kung doon ka naka-assign, mga kaswisi. Tapos, as usual, i-check pa rin yung expiration ng mga items, lalo na yung mga pagkain, yung mga beauty products. Usually, ganun naman eh. Pero yung sa warehouse, sa mga houseware, sa furnitures, hindi naman siguro. Alam ko hindi. Ba, kuya? Paano masabi? Usually ginagawa pa rin ng mga taga warehouse ay maggawa ng report. Yung halimbawa, gagawa sila ng damage item galing sa ibang mga branches na pinagdi-deliveran nila. Kasi mayroong mga naka-assign 'yan para mag-deliver, mag-receive, tumanggap ng mga damage items, tumanggap ng mga expiry products, ganun. Depende yan eh. May mga
ano yan, may mga naka-assign yan ng mga employees in regards dun sa position na yon. Yung mga encoder, inventory clerk, mga ganun. May audit din syempre. Ayan. Syempre magche-check pa rin yung overstock sa warehouse saka sa mga branches. Kasi ano yan eh, ang hindi ko lang sure kung annual or yearly ang inventory. Pag sinabing annual, yan yung mga 6 months. 6 months yun, ang start ng inventory. Pagka sinabing yearly, so taon yun. So may inventory pa rin yun mga kaswisi. As usual pa rin mga kaswisi, mag-receive ng deliveries at mag-distribute ng deliveries. Kung ilan branches yung hawak ng company natin, eh may schedule yan kung kailan ang pa-deliveries. May schedule yan. Kasi syempre kung 100 branches yung dideliveran mo, Luzon, Visayas, Mindanao, or either sa abroad, or galing sa abroad. So, kailangan may schedule yan kung kailan. May magsiset naman yan eh. May magsiset ng araw kung kailan. Tapos, magtatanggap ng order galing sa mga branches. Usually kasi meron mga tawag yan eh, tatawag sila sa iyo galing sa mga branches, yung mga OICs doon. Kung ano yung mga gusto nilang i-repeat order. Kung may stock, ganun. Tatawag yan sila. Ano po ba kailangan mo, ganito, ganyan. Lalo na mga supplies, ganun. So needed mong i-prepare yun. Usually kailangan dyan, ballpen, DR, OR, official receipt. Ano pa ba? Basta yung mga tag price, ganun. Minsan kasi pag nadideliver kasi mga walang tag price eh. So, kailangan na i-retag yun. Siyempre, pag once na dineliver yun, ng galing supplier, siyempre, wala namang tag price yun. So, si warehouse ang gagawa nun. Tapos, mag-encoding kung ano yung mga dumating na items. Mag-encode kung ano yung mga items na dumating, kung anong department yon. So, needed na ilagay sa system lahat. Kahit sa inventory na mga branches. So, may schedule pa rin yun mga kaswisi. So, kailan ang pa-inventory, sila na bahala doon. Yung nasa warehouse. Yung warehouse na yan, meron silang mga sariling scanner, with computer, provided yun ng company. So, needed na dalhin nila yun and then may schedule yan. Minsan pa nga magdamagan ng inventory, walang tulugan. Parang ang mangyayari yan, i-offset nila yun. Yun. I-offset nila yun. Minsan ganun eh. Kasi itong episode natin na to mga kaswisi, ito yung naging previous na trabaho ko. Nung time ko, dun sa company na yon, hindi maiwasan, syempre, nag-inventory sila. Parang nagiging curious ka. Bakit nga ba ganito yung trabaho mo? Ano nga ba naging trabaho? Ano ba trabaho mo doon? Ano ba yung ginagawa usually ng mga taga-warehouse, ganyan. So, kinukwento nila. So, habang kinukwento nila, nagkaka-idea ako na, ay, ganun pala yun, ay, ganito pala yun. So, itong episode na to mga kaswisi, sineshare ko sa inyo para nagkaroon kayo ng knowledge in regards dun sa ating episode for today. Itong topic natin ngayon. Ayan. So, medyo magulo mga kaswisi. Kasi, ito. Pero, ang ano dun mga kaswisi, ang difference lang ni stockman at ni warehouse clerk. Kuminsan kasi, yung mismong may-ari ng kumpanya ay makikita ng mga taga-warehouse. Kasi usually, binomonitor niya rin eh. Halimbawa, kung 10 silang magkakasosyo, lahat yung makikita mo. Hindi ka tulad ni stockman, more on ano lang, mga superiors, ang madalas nilang makikita dun. Pero yung sa warehouse, talagang,
pressure 'yun eh, pressure. Kasi usually ang magma-manage doon ay isa sa mga masasabing stockholder nila or business partner nila. Kasi nga, sa kagustuhan niyang maging smooth, maayos, maganda yung in and out ng income nila. Ganun. Yun yung kadalasan. At based yon sa mga naririnig ko, mga nakakakwentuhan kong mga taga-warehouse. Kaya medyo talagang pressure. Siyempre, bawal matulog, bawal ano, bawal lahat. Kasi nga, kailangan focus ka dun sa gagawin mo. Kasi lahat yan, lahat ng gagawin mo ay nakabase sa'yo. At saka sa computer na pinapasok mo na documents, items, uti mo supplies, mga plastic or paper bag or eco bag, lahat yan naka-encode. Kaya, tips and ideas ko mga kaswisi ay iwasan yung matulog. Ayan. Lalo na sa mga nag-o-overtime, hindi talaga maiwasan yan. Lalo na pag marami kang areas, marami kang branches na dapat mong i-repack. Ayusin yung mga items at di-deliver mo. Kasi may driver yan eh. May driver, may pahinante na tinatawag. Sila magdi-deliver nun. Pero lahat yon galing sa warehouse. Galing yun sa warehouse na hinired ng company. Halimbawa, kung 10 yung truck, di 10 magde-deliver. Pero may mga designated areas yung mga yan. Ayan. So, I hope na may natutunan po tayo sa ating episode for today. Ayan. So, please like and subscribe my channel for more videos. Ayan. So, maganda yung ambience ko ngayon. Dito na naman ako sa labas. Ayan. So, I hope na nagustuhan ninyo ang aking episode for today. At alam ko ay kapupulutan ninyo ng aral at tips and ideas na rin mga kaswisi. Ayan. So, maraming salamat. At konti na lang ay mahihit na natin yung highest level. So, keep on subscribing mga kaswisi. At kung meron kayong katanungan or may gusto kayong malaman, comment daw below lang po mga kaswisi. At gagawin ko kayo ng videos in regards dun sa concern or tanong ninyo tungkol sa sales clerk, sa cashier, ano pa ba, sa warehouse. Ayan. O ano man yung gusto nyo itanong in regards sa department stores, masasagot ko yan. Ayan. So, hanggang sa muli. Thank you mga kaswisi. Thank you.